Napabangon si Shane nang makarinig ng boses ng isang babae mula sa kabilang linya. O ate, gising ka na pala. Sayang at hindi mo naabutan si Kuya Zaimon. Hinahanap ka niya. Sabi ni Jenaline na nakangiti na tila ba nanunukso. Pero wala nun ang atensyon ni Shane naroon kay Zaimon. Sining babaeng yun? Anong ginagawa ni Zaimon? Bakit may kasama siya? Hindi siya mapakali. Parang gusto niyang umalis at puntahan ng binata. Kinuha niya ang cellphone kay Jenaline at tinawagan muli si Zaimon na hindi nag-iisip pero hindi na nito sinagot ang tawag. Mas lalo siyang nabahala. Ate, nag-aalala ka ba kay Kuya Zaimon? Boyfriend mo ba siya? Dahil sa sinabi niya ni Jenaline, bigla natigilan si Shane. Aha, hindi. Sabi niya tagad na binitawan ng phone niya. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Jenaline? Saka bakit nasa kwarto kita? Aniya para maiba ang usapan. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Nagbaba ng tingin si Jenaline. Ate, sorry po, sabi niya. Sorry kung sinagot po kita kahapon. Biglang naging malambot ang expression sa mukha ni Shane. Agad siyang lumapit kay Jenaline at niyakap niya to. Huwag ka na doon sa Manila, Jenaline. Kahit saan mo gustong mag-aaral, ayos lang basta dito lang sa atin. Masyado ka pang bata at wala kang kasama doon sa Manila kung mag-aaral ka doon. Ayaw ni Jenaline pero hindi niya kayang suwayin ng ate niya ng harap-harapan. Masyadong nakakatemp ang scholarship na offer sa kanya. Ang bigat sa damdamin na hindian niya yon. Tumango na lang siya at niyakap ang ate niya. Ate, namiss kita ng sobra, sabi ni Jenaline at binaon ang mukha niya sa dibdib ni Shane. Please, huwag ka na umalis. Dito ka na lang magtrabaho sa atin para lagi kitang kasama. O hindi kaya, isama mo na lang ako sa work mo. Nabahalang mukha ni Shane dahil kung doon siya nagtitrabaho kay Ezekiel, ayos lang dahil may matitirang komportable at maayos na bahay si Jenaline. Pero iba ang buhay niya ngayon at si Zaimon ang kasama niya. Delikado pa dahil tinutugis sila ni Don Albert. Hindi kasi pwede ang iniisip mo, Jenaline. Masyadong delikado ang hinihingi mo sa akin. Hindi ako pwede dito dahil kukunti lang ang sahod dito kumpara doon sa amo ko. At hindi kita pwedeng isama dahil hindi kami napipirmi lagi sa isang lugar. Mas lalong lumungkot ang mukha ni Jenaline. Paiyak na nga sana siya. Masyadong malalim ang nararamdaman niya sa atin niya kung kaya ayos lang sa kanya umalis kasama nito. Kung ganoon, hanggang kailan ka lang dito? Tanong ni Jenaline. Isang buwan ba? Magtatagal ka ba dito na isang buwan? Kasi ilang taon ka rin namang hindi umuwi eh. Halos hindi ko na nga matandaan kung anong mukha mo ate. Sa tagal nating hindi nakita. Biglang naalala ni Shane si Zaimon. Kapag iniisip niya na isang buwan siyang hindi uuwi, parang sumisikip ang dibdib niya. Hindi marunong magluto at maglinis o maglaba si Zaimon. Hindi nito kakayanin na hindi siya kasama. Kailangan siya ni Zaimon. Jenaline, kasi ano? Uuwi ka kaagad? Mas mahalag ba ang trabaho mo sa akin ate? Sa amin ni na mama at papa? Ang naisip ni Shane ay si Zaimon lang. Si Zaimon, ang trabaho niya at hindi niya maamin na importante si Zaimon sa kanya. Nag-aalala lang siya na baka mamatay ito dahil walang makain, dahil wala siya. Hindi Jenaline, of course. Mas mahalaga ka sa akin, kay ni na mama, it just that. Hindi niya matuloy ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung anong paliwanag ang sasabihin sa kapatid na hindi niya mababanggit si Zaimon. Dahil kahit na anong gawing isip niya, si Zaimon ang lumalabas sa utak niya kaya siya babalik. Hindi pa ba kayo tapos mag-usap dyan? Napatingin sila sa hamba ng pinto at naroon ang mama nila na nakangiti sa kanila. Nakahanda ng pagkain. Halina kayo! Naunang umalis si Jenaline na masama ang loob. Napabuntong hininga na lang si Shane at napatingala. Dapat niyang sundan si Jenaline dahil nagtatampo iyon sa kanya. Pero inaalala pa niya kung sinong babae ang kasama ni Zaimon ngayon. Susunod po ako ma. Tawagan ko lang po itong amo ko, sabi niya. Kumulot ang noon ng mama niya pero hindi na ito nagtanong pa. At umalis na lang. Hindi siya sanay na may ibang babaeng kasama si Zaimon. Sa sobrang tagal na panahon na magkasama sila, alam niyang ayaw ni Zaimon na makipaglapit sa ibang babae. Zaimon doesn't flirt. He's serious in life. Gusto lang noon ay kalayaan mula sa lolo at lola niya. At nasanay siya na sila lang dalawa ang magkasama kaya hindi matanggap ng kalooban niya na may iba pang babae na kasama si Zaimon ngayon, maliban sa kanya. Gusto niyang malaman kung sinang babaeng yon, pero paano niya gagawin kung hindi sinasagot ni Zaimon ng tawag. Tinawagan niya ulit si Zaimon pero gaya kanina, nagre-ring lang ang phone at hindi sinasagot ang tawag. Ah! Sigaw ni Zaimon matapos makuha ni Rosita ang bala ng baril sa sugat niya. She's a nurse.
na hindi lang nagtatrabaho ngayon dahil naghihintay ng tawag from LA. Namatay ang ilaw sa phone niya. Pati niyang tumatawag si Shane sa kanya pero hindi niya masagot dahil heto't sumisigaw siya sa sakit. Ayaw niya malaman ni Shane na nabaril siya. Bakit ayaw mo dalhin kita sa ospital para magamot ka doon? Tanong ni Rosita. Huwag, sabi ni Zymon dahil alam niya mas lalo siyang matutuntun ng lolo niya. Oras na pumunta siya ng ospital. Kamustang trabaho mo doon sa boss mo, anak? Tanong ng papa ni Shane. Mabuti at pinayagan ka na umuwi ng boss mo sa atin. Nagpaalam ka ba sa kanya? Tumango si Shane. Opo pa, matamlay niyang sabi. May sakit ka ba, anak? Bakit ang tamlay mo? Sumagot ba ang boss mo sa'yo kanina? Tanong ng mama niya. Umiling si Shane. Dahil hindi siya sinagot ni Zymon, napatingin naman sa kanya si Jenali. Ang alam niya kasi si Zymon ang tinatawagan ng ate niya kanina tini si Ezekiel. Hindi po ma, busy po ata. Boss mo pala si Kuya Zymon ate, pero bakit siya tumawag sa'yo kanina para kamustahin ka kung safe ka bang nakarating dito? Singit ni Jenali. Zymon, kunot noong sabi ni Rosalie at Sammy. Hindi ba Ezekiel ang pangalan ng boss mo anak? Pinsan po ni Sir Ezekiel, si Sir Zymon ma, pa. Aniya sabay simsim sa juice na nasa harapan niya. So, boss mo rin pala siya ate. Akala ko boyfriend mo. Jenali, saway ni Shane sabay pamimilog ng mata. Boyfriend? Nililigawan ka ba ng pinsan ng boss mo anak? Hindi po ma, pagtanggi niya at naalala na sobra pa noon ang trato sa kanila ng ibang taong nakapalibot sa kanila. Kung ganoon, bakit siya tumatawag sa'yo? Masyado naman yata ang personal na kamustahin ka niya kung nakauwi ka ba ng ligtas kung ganong... Hindi mo pala siya boyfriend. Ma, wala po kami something ni Zymon. Tigilan niyo na po ako, sabi ni Shane. Ni hindi na natawag pa sa Sir Zymon. Talaga ba? Bakit hindi natapos ni Rosalie ang sasabihin na biglang nagring ang phone ni Shane? Sabay silang napatingin doon at nakita nila ang pangalang Zymon sa screen. Nagulat silang lahat nang biglang tumayo si Shane at tarantang sinagot ang tawag. Nasaan ka ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko kanina? Sino yung babaeng kasama mo? Ano bang nangyari sa'yo? Nag-aalala lang sabi niya, hindi niya inisip na nandoon ang mga magulang niya. Nagugulat sa mga sinabi niya. Zymon chuckled nang marinig ang boses ni Shane na galit at nag-aalala sa kanya. Kung ipagpapatuloy mo yan, iisipin kong nagseselos ka dahil may kasama akong ibang babae. Mas lalong nagalit si Shane dahil hindi man lang tinanggi na may kasama nga siyang babae. May sakit kasi ako, pero ayos lang naman ako. Sakit? Ano sakit mo? Malakas na tambol sa puso ni Shane. Alam niya kasi hindi mabilis magkasakit si Zymon. May lagnat lang ako. Namiss yata kita na sobra kaya ako nilagnat. Natatawang sabi ni Zymon kahit na ang totoo ay nilalagnat siya dahil sa sugat niya. Uminom ka ng gamot. Kumain ka na rin ng tama. Tatawagan ko si Sir Ezekiel para may ipapadala siyang tauhan sa'yo at maalagaan ka. Natigilan si Zymon sa kabilang linya bago nagpatuloy magsalita. Nag-aalala ka talaga sa akin? Hindi alam ni Shane kung sasagot ba siya dahil alam niya sa sarili niya na oo. Batid rin niya na kung sakali mang may lagnat si Zymon, hindi ito kakain at matutulog lang. Kung wala siya, hindi ito gagaling sa anumang sakit na naranasan nito noong magkasama pa sila. Ang hirap bang aminin na nag-aalala ka sa akin, Shane? Paus na sabi ni Zymon. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ka nilagnat? Mahina ho ng boses niya. Namiss nga kita. Siguro kung sasabihin mong namiss mo ko, pakiramdam ko, gagaling ako. Puro ka pa rin kalokohan, tumawa si Zymon. Kidding, pero huwag ka nang mag-alala sa akin. I'm healthy and fine. Gagaling rin ako. At huwag mo na rin abalahin pa si Ezekiel. Sino nag-aalaga sa'yo ngayon? May narinig akong babae kanina. Sabi niya na ayaw tantanan kung sino yung kasama ni Zymon. Nawalan kasi ako ng malay sa kalsada. Rosita found me at tinulungan niya ako. Siya rin yung narinig mo kanina. Wait, gising ka pala kanina nung nag-uusap kami ng kapatid mo? Ano, si Rosita ang tumulong sa'yo? Magkasama kayo sa isang kwarto? Biglang kinabahan si Shane, parang nanikip ang dibdib niya. Gusto niyang umalis at puntahan si Zymon para kunin kay Rosita. Konting-konti na lang talaga. Iisipin ko nagsiselos ka. Zymon, hindi ako nagsiselos. Sabi ni Shane kahit na iba ang pinapakita ng mukha niya. Naroon ng pag-aalala at takot. Baka kasi ko anong gawin sa'yo ng babaeng yun. Alam mo may gusto siya sa'yo. Don't worry, Rosita is a nurse. Tinulungan niya lang ako pero matapos nito, uuwi rin naman ako kaagad kaya huwag ka na magselos. Nakagat ni Shane ang labi niya. Hindi niya na maitanggi ang selos. Ayaw tanggapin ang katawan niya na nagtitiwala si Zymon kay Rosita at ayaw niyang aminin na naiinis siya. Inaalagaan ka niya?
Maririnig ang tabang sa boses ni Shane at halos mapunit ng labi ni Simon sa laki ng ngiti. Oo, kasi nurse siya at pasyente niya ako. Ganon? Sige, bahala ka sa sarili mo. Sabi ni Shane na agad na ibinaba ang tawag. Galit na galit siya. Gusto niyang utusan si Simon na paalisin si Rosita. Ni hindi niya na inintindi ang pamilya niya na nakatingin lang sa kanya. Sa kanya na-realize yon at sobra siyang nahiya ng husto. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina, ate? Nawala kayong something ni Kuya Simon? Puno ng panunuya na sabi ni Jenali. Si Simon naman matapos siyang babaan ng tawag ni Shane, bigla niyang naihilamos ang palad niya sa mukha niya. You're making me crazy, woman. Ngiting-ngiting na sabi niya. Galit na galit si Don Albert matapos niyang malaman na natamaan ng balang apo niyang si Simon. At ganyang pinuntahan ng tauhan niya may gawa noon at malakas tong sinampal. Nasa likuran lang si Ezekiel. Walang imik, batid niyang hindi sinasadya ang nangyari. Malinaw na nakarating sa kanya na pantakot lang ang baril. Ngunit aksidente yung naiputok nung tumataka si Simon. Hindi rin naman alam ng lolo niya na palihim siyang tumutulong sa pinsan niya. Hindi ba sabi ko, dalhin niyo lang ditong apo ko? Hindi ko sinabing barilin niyo. Hindi ko po yung sinasadya, sir. Takot na sabi ng tauhan. Hindi sinasadya? Bobo ka ba't hindi nag-iisip? Lo, the please lang yun. Ang sabi ni Ezekiel. Dahil kung napuruhan si Simon, sana sinugod na siya ngayon sa ospital. Isa pa, masamang damo yun. Matagal yung mamamatay. Gusto sanang idugtong pero hindi na lang niya ginawa. Sinamaan ng tingin ni Don Albert ang tauhan niya at agad na inutos sa ibang tauhan na tanggalan ng trabaho ang lalaking yun. Umalis si Don Albert, naiwan si Ezekiel. Napabuntong hininga na lang siya at tinignan ang tauhan na nasampal ng lolo niya. Masyadong mainitin ang ulo ng lolo niya. Paano? Pumayag na si Geraldo na magpakasal si Pamela kay Elvis. Kaya wala nang Simon and Pamela na magaganap. Pag-uwi ni Ezekiel sa kanila, nakita niyang kapatid niya sa gate. Kumulat ang noon niya at lumabas ng sasakyan. What are you doing there? Sabi ni Ezekiel bagay ni kinatalo ni Sanya sa gulat. Bakit hindi ka pumasok? Kasi kuya, wag na lang po. Sige na, sabihin mo na, anong kailangan mo? Tanong niya dahil batid niyang may kailangan ng kapatid niya sa kanya. Pwede ba kitang maimbita kuya sa school? May stage play kasi kami, part ng performance task namin sa art appreciation. That is kung hindi po kayo busy, pwede niyo rin pong isama si Ate Macy at ang mga bata. Kailan yan? Next week po kuya. Oh, titignan ko siya. May gagawin kasi ang Ate Macy mo next week dahil pupuntahan niya ang Ate Pamela mo para sa preparation nila sa kasal ni Elvis. But don't worry, susubukan kong pumunta kasama ng mga pamangkin mo. Ngumiti si Sanya at agad na yumakap sa kuya niya. Salamat po kuya. Ezekiel smiled and messed up her hair. Magulong sistema ng pamilya niya. Bastang alam niya, may mga kapatid siyang iba. Si Sanya at si Lorene na kasama ngayon ni Lorenzo Cheng. Kumain ka na? Tanong ni Ezekiel sa kanya. Hindi pa po kuya, pero uuwi na rin po ako. Sabi kasi ni Papa, agahan kong umuwi ngayon dahil kakain kami sa labas kasama ni Mama. Tumangon si Ezekiel. Okay, ipapahatid kita kay Brandon. And tell Dad na bibisita ko bukas. Nalaki ang mata ni Sanya. Talaga po kuya? Bibisita ka? Oo. Napasuntok si Sanya sa hangin sa sobrang tuwa. Excited na excited talaga siya kapag bumibisita ang kuya niya sa kanila kasi ramdam niyang buo sila. Sige po kuya, nasa bahay lang po ako bukas. Mahinang natawa si Ezekiel. Hindi niya aakalain na masaya pala na magkaroon ng kapatid. Although Simon is like a brother to him, iba pa rin talaga kapag kapatid sa magulang mong kasama mo. Pag-uwi ni Sanya sa kanila agad siyang pumunta sa papa niya at sinabi na galing siya sa kuya Ezekiel niya. Ang kuya Ezekiel mo lang bang nakita mo doon? Tanong ni Bert. Opo papa, bakit po? May hinahanap po kayong iba? Umiling si Bert at sinabing, wala naman. Ang totoo ay naalala niya si Simon at ang sinabi nito na for once, magpakaama siya kay Ezekiel but for some reason, nahiwagaan siya sa katauhan ni Simon. Naalala niya kasi si Nyevon. Ang presensya ni Nyevon, nakikita niya yun sa binata. He's curious about him at gusto pa sana niya itong kilalanin. After all, Nyevon was his sister-in-law that he also treasured the most. Strange, para talaga siyang mama niya, sabi ni Bert. Naalala pa niyang sinabi ng ina ni Ezekiel sa kanya noon. Gusto ni Nyevon na alagaan natin ang anak niya, Han, pero ayaw namang ibigay sa akin ni mama. Nangako pa naman ako sa kapatid ko na alagaan natin si Simon at ituturing bilang tunay na anak. Kung nagkataon, lumaki sana si Ezekiel at Simon na magkapatid dahil yun ang gagawin nila ni Nieves. What are you thinking, Papa?
curious sa tanong ni Shai nang mapansin malalim ang iniisip niya. Wala naman. Iniisip ko lang na bisitahin si Doña Mercedes. Kamusta na kayang lagay niya? Gusto mong tawagan natin si Kuya, Papa, para tanungin? Huwag na. Bukas na lang natin tanungin. Sige po. Matapos ang tatlong araw, ilang ulit nang tinawagan ni Simon si Shane pero gaya noong una, ayaw pa rin siyang sagutin ito. I'm not happy, woman. Answer the phone now. Naiinis na siya. Tatlong araw na mula na maghiwalay sila. At matapos malaman ni Shane na inalagaan siya ni Rosita, ayaw na nitong sagutin ang tawag niya. Kaya wala siyang choice kung hindi tawagan ng pinsan niya. Ezekiel, can you call my woman for me? Kumunitong noon ni Ezekiel, hindi rin naman kasi niya alam na hindi magkasama ang dalawa ngayon. Umuwi siya sa mama at papa niya. Can you tell her na nabaril ako para mag-alala siya sa akin na tawagan niya ako? Gago! Tatlong araw nang lumipas, magaling ng sugat mo. Ako pa talagang pinaglolo ko mo. This is not for you. Tatlong araw na niya ako hindi pinapansin. Sabihin mo, nag-aagaw buhay ako. Pagkasabi nun ni Simon, binabaan niya ng tawag sa Ezekiel. At dahil tumatanaw ng utang na loob si Ezekiel sa ginawa ni Simon sa kanila ni Macy noon, wala siyang nagawa ko hindi tawagan si Shane. Shane, nabaril si Simon. Malapit na siyang mamatay. Walang kabuhay-buhay na sabi niya. Anong nabaril? Tanong ni Shane sa sarili niya. Napatayo pa siya at napatitig sa phone niya. Kakatawag lang ni Simon kanina na hindi niya sinagot bago siya tawagan ni Ezekiel. Pakaramdam niya ay ayos lang talaga si Simon at nakiusap lang ito kay Ezekiel na sabihin yon para tumawag siya. Kung kaya mas lalo siyang nagmatigas at hindi tumawag kay Simon. Akala mo naman may isahan mo ko, sabi niya. Pinatay pa niya ang phone niya at lumabas ng bahay. Nakita niya sa harapan si Jenali na nakikipag-usap sa isang lalaking hindi niya kilala. Kumulat ang noon niya at nilapitan to. Tatlong araw na siya sa kanila ngunit ngayon niya lang nakita si Jenali na nakipag-usap sa iba. Jenali! Tumingin si Jenali sa kanya. Ate, tumingin si Shane doon sa binata. Ilang taon ka na iho? Unang tanong niya dahil sa tingin niya ay nasa 16 na ito. 16 na po, sabi ng lalaki. Tumango siya at tumingin kay Jenali. Tama ngang hinala niya. Ate, this is Deo. Hindi nagpakita ng kahit nanong interes si Shane kay Deo. Pumasok ka na sa loob, Jenali. Hinahanap ka ni Mama. Nabigla si Jenali sa naging reaction ni Shane. Tumingin siya kay Deo na parang nahihiya. Sige Deo, kita na lang tayo mamaya. Sige Jenali, mauna na ako sa'yo. Sabi ni Deo kay Shane na hindi man lang siya pinansin. Nang makaalis si Deo, tumingin si Jenali sa ate niya. Ate, si Deo yon, grade 10 student at kasama ko po sa gymnastic. Hindi ko naman tinatanong. Bakit ang rude mo sa kanya ate? May mali bang ginawa si Deo? Bakit hindi ka nagkukuya sa kanya? Hindi ba sabi niya 16 years old na siya? Ate, ang overprotective mo naman. Kilala nila mama si Deo at isa pa matagal na kami magkaibigan. Pagkasabi na ni Jenali, nagmamadali na siyang pumasok. Sumama ang loob niya sa ginawa ni Shane sa kaibigan niya. Si Shane naman ay nakatingin lang sa papalayong si Jenali. Nag-aalala siya dahil wala na siyang ibang ginawang tama kung hindi maging hadlang lagi kay Jenali. Pero anong magagawa niya kung yun ang sinasabi ng instinct niya na hindi niya mapagkakatiwalaan ang Deo na yon? Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng mama niya. Nag-away ba kayo ni Jenali? Bakit parang naiiyak ng batang yun? Ma, nahuli ko kasi siya na nakikipag-usap doon sa Deo. Hindi ko gusto ang taong yun, ma. Anak, hindi mo pa lubusang kilala si Deo. Kaibigan niyo ni Jenali. Napabuntong hininga si Shane. Bakit pakiramdam ko, ma? Naging kontrabida ako sa kagustuhan niya. Gumiti si Rosalie, tinawakan ang mukha niya. Kapakanan niya lang ang iniisip mo, Shane. At isa pa, mahal na mahal ka ni Jenali. Kahit na matagal kayo hindi nang kasama, makikinig at makikinig pa rin yan sa'yo. Sana nga ma, hindi ko inaasahan na aabot tayo sa puntong may magusto na siyang gawin na hindi natin gusto. Ganun naman talaga ang tao anak. Isa pa para lang din siyang ikaw. Bandang hapon umalis si Shane sa bahay nila para mamalengke. Hindi pa rin sila nagkikibuan ng kapatid niya. Pero bago siya dumiretso ng palengke, nag-withdraw na muna siya ng pera sa card niya. Sasamahan sana siya ng mama niya pero dahil hindi pa tapos ang niluluto nitong ubi halaya, kaya nagpaiwan na lang ito. Habang nakapila si Shane sa likuran, lalo't maraming nauna pa sa kanya na gustong mag-withdraw, nakita niya sa unahan si Deo kasama ibang mga kaibigan nito. Sa tingin ni Shane, ikagagaling lang sa basketball. Ang mga ito lalo't naka-jersey pa sila at may dala pang bola sa kapawisan. Naririnig niya mula sa kinatatayuan niya ang mga pinag-uusapan ng magbabarkada. Nung una, about lang yon sa lodging house at mga babae, tipikal na usapan ng mga teenager na lalaki na nagsisimula pa lang mag-explore, lalo na sa sex.
Ngunit doon nagpanting ang tenga niya nang marinig ang pangalan ni Jenali. Hayop pare, bata pa lang yun si Jenali pero gusto mo nang siya tain. Nagtawanan ang lahat at tinukso nila sa Deo. Ano naman ngayon? Age doesn't matter. Nanggigigil si Shane sa mga naririnig niya. Sakto namang lumingon sa gabi niya si Deo. Lalaki ang mata ni Deo at agad na sinaway ang mga kaibigan niya na tumigil. Napatingin din kay Shane ang iba't nang makita nilang malaking pagkakahawig ni Jenali kay Shane, automatic silang tumigil. Napatingin si Shane sa kamay ni Deo at nakita niya ang sigarilyo sa daliri nito. Agad itinapon ni Deo ang sigarilyo na hawak niya at inaya ang mga barkada niya na umalis. Sa sobrang kaba nila, ang bibilis nilang naglakad hanggang sa nawala sila sa paningin ni Shane. Mas lalong naging porsigido si Shane na patigilin si Jenali na makipagkaibigan kay Deo. Matapos niyang mag-withdraw, namalengke na siya kaagad at umuwi pagkatapos. Dahil sa dami ng binili niya, inabot niya siya ng gabi. Pagdating pa niya sa bahay nila, nakita na naman niya si Jenali na nakikipag-usap kay Deo. Jenali! Malakas ang boses niya kaya napatingin ang dalawa sa kanya. Sige Jenali, alis na ako. Sabi ni Deo at umalis na bago pa makalapit si Shane sa kanila. Jenali, sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo na makikipaglapit sa lalaking yon. Galit na sabi niya. Kumunot ang noon ni Jenali. Tama nga si Deo, sisiraan mo siya. Anong sabi mo? Binati ka niya kanina pero hindi mo siya pinansin. Bakit ba ayaw mo sa kanya ate? Kaibigan ko siya. Jenali, alam mo ba kung gaano kabastos ang lalaking yun? Isa pa, may gusto yun sa'yo. Ano naman ngayon ate kung gusto niya ako? Hindi ba pwede? Puppy love lang naman ah. Hindi makapaniwala si Shane sa sinasabi ni Jenali. Hindi niya akala ay nasasagutin siya nito ng ganoon. Jenali, makinig ka. Ayaw ko sa kanya kaya huwag ka na makipagkaibigan sa kanya. Nakagat ni Jenali ang pangibabang labi niya. Nakinig ako sa'yo ate. Sabi mo huwag ako mag-aral sa Manila. Pumayag ako. Ngayon, pati itong kaibigan ko, gusto mong layuan ko siya? Tumulong isang luha sa mata ni Jenali. Sana hindi ka nalang umuwi kung papakaalaman mo lang palang buhay ko. Hindi sinasadyang nasampal siya ni Shane. Hindi mo alam kung anong mga ginawa ko para sa'yo. Sabi ni Shane at iniwan si Jenali sa labas. Jenali, kumain ka na. Ilang ulit na tinawag ni Shane si Jenali pero ayaw nito makinig sa kanya. Tumingin siya sa mama niya para makahingi ng tulong. Jenali, tinatawag ka ng ate mo. Busog ako. Puno ng tabang na sabi ni Jenali. Isa, Jenali. Galit na sabi ni Shane na wari hindi na natutuwa sa mga pinagagawa ni Jenali sa kanya. Napipilitang tumayo si Jenali at lumapit sa kanya. Wala itong kibon na umupo sa mesa katabi niya at kumain ng nakasimangot. Napatingin si Shane sa mama niya para makapagpasalamat. Day by day, mas lalo niyang hindi nakakasundo si Jenali. Bukas sa makalawa, uuwi na siya kay Simon dahil mahigit isang linggo na rin silang hindi nag-uusap. Masyado talaga siyang naiinis tungkol doon kay Rosita. Kaya hindi niya sinasagot ang tawag nito sa kanya. Ngunit hindi naman nun ibig sabihin hindi siya babalik. Kailangan niya pa rin bumalik at yun ang sinasabi ng puso at isipan niya. Kaya ang gusto sana niyang mangyari ay magkasundo na sila ni Jenali pero malamig ng pakikitungo nito sa kanya at hindi na niya alam kung anong gagawin niya para magkaayos sila. Sino ka? Anong boyfriend? Napahinto silang lahat sa kusina nang marinig nila ang boses ni Sammy sa labas na tila ba may kinakausap. Anak ko? Ano? Live-in kayo? Hoy iho, hindi ako natutuwa sa mga biro mo. Opo papa, live-in po. Nagalit po kasi sa akin ang misis ko kaya siya umuwi dito. Nalaki ang mata ni Shane nang marinig niya ang boses ni Simon. Anong papa? Bakit ka nagpapa sa akin? Halos pumutok ng ugat sa ulo ni Sammy dahil sa sinabi ni Simon. Agad na napatayo si Shane at nagmamadaling lumabas at nakita niya sa labas si Simon na nakaharap sa papa niya. Parang malalaglag ang panga niya sa nasaksihan. Misis! Sigaw ni Simon at kumakaway-kaway pa habang nakangiti. Hindi alintana ang galit ni Sammy. Agad na nagmartsa si Sammy sa loob na makita yun ni Shane. Nagmadali siyang pumunta kay Simon at agad na kinuha ang kamay niya at sabay silang tumakbo palayo sa bahay nila. Teka, tumakbo ka na dahil iitaking ka ni Papa, sabi ni Shane. At maya-maya lang lumabas nga si Sammy na may dalang itak. Ibalik mo anak ko! Hayop ka! Si Rosalie naman ay natawa nang makita niya ang mister niya na galit at anak niya ay tangay-tangay si Simon palayo. Mi, mukhang hindi pala tayo matatakot na tatandang dalagang anak natin, mahal, kasi may kalivin na pala siya doon sa trabaho niya. At bakit tuwang-tuwa ka pa, mahal?
Hindi na 16 ang anak mo para magalit ako. At alam ko may paliwanag yun sa atin mamaya dahil hindi naman gagawa ng bagay si Shane na ikakapahamak ng sarili niya o nang ikakagalit natin. And just like that, kumalma si Sammy habang ang pawis ay tagaktak mula sa noon niya. Pero galit pa rin siya kay Zymon. Sabay namang hiningal si Shane at Zymon matapos nilang makalayo. Ngunit agad na nakabawi si Zymon sa paghingal niya. Napatitik siya kay Shane at wala na lang siyang ibang gawin kundi niya kapinto. So he stepped forward at agad niyang ibinaon ang mukha niya sa leeg ni Shane kahit pa nasampal siya nito. "Namiss kita, misis ko," mahinang sabi niya. Walang pagbibiro doon, lahat totoo. "Sobrang namiss kita, akala ko kaya kong hindi na kita makita o makausap pero nababaliw ako. Para na akong mamamatay kakaisip at sa pangungulila ko sa'yo." Hindi nakagalaw si Shane, umilit biglang pisngi niya sa narinig. Kahit rin siya, hindi rin siya sanay na wala si Zymon sa paningin niya. Nagpapasalamat na lang din talaga siya na napuno ng mukha ni Zymon ang gallery niya. Kung hindi nito ugaling pakialaman ng phone niya para picturean ng sarili, baka pati rin siya hindi mapakali na layo silang dalawa sa isa't isa. Kasi wala siyang mukha na titignan now that Zymon is in front of her. Wala siyang ibang maramdaman kung hindi kagalakan kahit na hindi niya nagustuhan ang biglaan itong pagbisita sa kanya. "Nababaliw na nga yata ako," ang sinasabi ni Shane sa isipan niya. Nimbis magalit siya at pagsabihan nito, heto siya at nagyaya kapabalik. "You didn't call me, are you mad?" "Zymon," hindi sumagot si Shane. Pero nakasandal pa rin siya kay Zymon kung kailan hetong nakalayo na siya, nagiging soft-hearted naman siya. Tinas ni Zymon ang damit niya at pinakita kay Shane ang sugat niya na naghilom na. "Yung kay Rosita, hindi lang ako nilagnat noon." Napasinghap si Shane ang mamataan ng tama ng baril sa katawan ni Zymon na naghihilom na ngayon. "Nabaril ako ng isa sa mga tauhan ni Lolo." Kita sa mukha ni Shane na namutla siya kaagad. Naroon din ang takot at pag-aalala na lihim na ikinatuwa ni Zymon. Kahit papanay tulak ni Shane sa kanya noon. Ramdam naman niyang tunay ang pag-aalala ni Shane sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin to?" tanong ni Shane ang kamay na sa sugat na ngayon ni Zymon. "Ayaw ko kasi mag-ala." "Ah, sakit!" sigaw niya dahil diniinan ni Shane ang kamay niya sa sugat niya. "Ah, masakit ba? O, pagaling ka dun kay Rosita. Munti ka na palang mamatay, hindi mo pa nagawang sabihin sa akin ang totoo. O baka kasi nag-i-enjoy ka lang na alagaan ng babaeng yun." Mahabang litanya ni Shane at iniwan si Zymon. "Ha?" mahinang sabi ni Zymon habang nakatingin sa papalayong misis niya. "Konti-konti na lang, Shane, at maniniwala na kung mahal mo rin ako."